Milyon-milyon pisong halagaan ng mga peking produkto ang nasamsam sa magkahiwalay na raid o pagsalakay ng NBI, Criminal Investigation and Detection Group at ng Bureau of Customs sa Manila. Partikular na nasabat ng mga otoridad ang nasa mahigit isang pakete ng pineking brand ng kilalang seasoning mix. Si Gerald Tagbo sa detalye. Tumambad sa mga operatiba ng NBI, Criminal Investigation Detection Group o CIDG at ng Bureau of Customs ang kahong-kahong peking seasoning sa isang apartment sa Binondo, Maynila. Sa unang tingin, aaklaim mong tunay ang mga nakumpiskang produkto dahil sa halos magkapareho ang pagkaimprinta sa original na brand at maging laman nito sa loob. Dahilan po sa panibagong teknolohiya ngayon ay halos napiperfect na yung pamimese ng mga taong gustong kumopya ng kanilang produkto. Pati yung packaging kung tingnan ninyo ay halos mahirap suriin kung ano yung pagkakaiba doon sa original. Pangamba ng mga otoridad, maaaring may panganib ito sa kalusugan kapag nakonsumo na ang mga ito. Ayon sa CIDG, bago pa man isagawa ang kanilang raid, may ilan ang kahon ang nailabas at naikalat na sa ilang lugar sa Metro Manila. Aming pag-imbestiga, wala pa naman kaming nakitaan sa mga big supermarkets natin, except sa mga maliliit na mga tindahan natin, sa mga open markets. Galing China ang nasa 1,000 kahon ng mga peking seasoning na pag-aari ng isang Kevin Cheng. Nakalusot ang mga nasabing produkto dahil sa idineklarang chinelas ang laman ng mga kahon. Pinag-aaralan naman ng customs na higpitan ang pagsusuri sa lahat ng mga produktong pagkain pumapasok mula sa China. Ang binabayaran lang nila yung VAT, value added tax. So doon, naluloko na tayo, naloko pa tayo dito dahil peke pa ito. Pinasok din ng mga otoridad sa isang hiwalay na raid sa Binondo ang bodega ng mga peking pantalon. Aabot sa 84 na milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang peking pantalon na galing din sa China. Napag-alam ang pag-aari ni Jerigo ang mga nasabat na produkto. Wala namang nahuli sa magkahiwalay na raid ang tatlong ahensya kundi naabutan lamang ang mga may-ari ng bodega. Sasampahan ng mga kasong trademark infringement, violation ng tariff and custom code at smuggling ang mga may-ari ng kontrabando. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng mga nasabing ahensya laban sa mga peking produkto. Gerald Tagbo, Eagle News.